Uy! Nagunsa man ka diha? Muni-muni. Sige lang tagtrabaho ni. Lurat at tumata. Kasudluto na tumata. Lus pa na tagtinarbaho. Ang tod karon, wag nga po'y kwarta. Paita. Woo! Pinabuhi po bre. Pastilan. Atong tiwasan to itong trabaho dito. Nagunsa man ka, eh? Nya na good. Tayo dyan. Tapos yung trabaho. Tama dato. Alright, mga pasaway, panibagong vlog, panibagong pasinti na naman tayo. May titingnan kami dito. Yung thermostat niya sa dun sa baba, walang power supply. So, titingnan natin kung anong problema niya. So, andito na kami sa outdoor unit. Kasi dito nanggagaling yung supply ng thermostat. So, yung thermostat, yun yung papagana sa evaporator. Tsaka sa condenser. Siya yung nagkukontrol sa lahat. Bale, siya yung mina, utak. So, titingnan natin dito kasi nandito galing yung supply niya. So, bye. Good morning. Good morning, mga people. So, pasensya na kayo kasi may mga kwaknit dito nakasabit, oh. Daming kwaknit. Nandito kami ngayon sa taas. Oh, tingnan mo. Tingnan nyo. Ano, bubuksan lang. Wait lang tayo. So yan, ay bukas na. So check natin yung terminal block dito. Itong wire na to, papunta sa baba, sa thermostat. So check natin yung C tsaka R. Yung Y na yan, yun ang command galing sa thermostat. Tsaka papunta dito sa coil ng kontaktor. So check mo muna kung may power supply. Yung 3 piece na yan. Ito muna tayo. Tingnan. Meron 400. So, buhay siya. Buhay yung supply niya. Dito ka sa terminal block. Punta tayo sa terminal block. Titingnan natin kung meron. 24 volts yan kasi 24 volts lang yung thermostat natin. Dapat may 24 volts siya. No, tingnan no. Wala. So, wala. Zero. No, ito yung hanapin natin ngayon. Bakit wala siyang power supply yung thermostat, nang dahil wala siyang supply, wala siyang kuryente. So, bye-bye natin to. Oh, para may nakikita ko dito. So, naka-read yung 3-phase line monitor niya. 3-phase line voltage monitor niya. So, nag-fault yan. Kasi pag green yan, naka-green, GRN, naka-on, so, yun dapat ang tama. So, ibig sabihin nito, may problema yung ano niya, yung phase niya. Kaya, walang power supply yung thermostat doon. So, yung out kasi dyan dito, ito yung out niya, itong kulay pula, papunta dito sa coil. Ah, coil, terminal block. So, pagdating dito sa kabila, so yung R, yung kalaban niya, yung C. Itong C naman, galing sa transformer. May transformer tayong ginagamit kasi 24 volts yung thermostat natin. Tsaka yung coil ng contactor nito is 24 volts din. So, yung input niya to 20, output is 24. So, pag may analyze natin to, papunta siya dito, yung output niya, wala. Ito, wala to. Yung out, yan o, yan out. Y out, Y, tsaka C. So, nanggagaling yan lahat dito sa itong relay na to. Nanggagaling yan dito, yung common niya, pumunta doon. So, wala siyang kalaban. Kasi yung out natin is patay. Itong 3-phase line voltage monitor, protection to sa motor. Mahalaga din to para sa compressor. Itong 3-phase line voltage monitor ay nagpo-fault yan pag nagre-reverse yung phase, naglo-lose phase, tsaka
low voltage. Nag-low volt siya sa 60 to 50 hertz. So yan ang gamit niya. So importante siya na, importante yung aircon na may ganito siya sa mga 3-piece na power supply. So naalala ko na, kasi nga yung main supply dito, yung mga elektrisyan, nagpapalit sila ng cable. So may posibilidad siya na baliktad yung phase niya. So try namin ibabaliktad yung phase. Kung umuki yung 3-piece line voltage monitor yan, kung mag-green yan, ibig sabihin, buhay yung, mabubuhay yung thermostat. May 24 volts na siya na out. So try namin na babalikta rin yung ano niya, yung supply. Dito na lang ba? Dito na lang. Oh, dito tayo sa diyan. Ay, nakaano to? Nakaalin eh. Nakaalin. Kasi buksan mo muna to dito para na lang. Patayin. Kung malambot diyan, diyan na lang. So dito kami sa circuit breaker. Sana malambot pa yung tornilyo diyan sa ano, sa ilalim. Kasi matagal-tagal na rin yan. So kung may makikita kayo yung 3-piece line monitor sa ano, mga aircon unit sa, yung mga malalaking aircon unit, yun po yung purpose niya. In case nagre-reverse yung phase, nag-low volt siya to 50 Hz to 60 Hz. Then, nag-ano siya, nag-low space. Halimbawa, yung isang wire, nag-low siya. So, magpo-pulse siya. So, protection yan. Kasi in case mag-single phase yung supply niya, yung compressor, may posibilidad or 100% na masisira talaga yung compressor na yan. So, protection yan sa compressor. So, ayan, ay bukas na. So, try natin yung, ano, babalik ta rin yung isa. Ay, ipagpalit yung dalawang wire. Hindi, try mo nga ikot. Malambot ba? Malambot lang. Yung isa. Patay. Tigas? Mas matigas pa sa yun. Tayo din. Live yan. Huwag dyan. Huwag ka dyan. Tayo din. Hindi pala yan. Yung line side dyan, live yan, may ano yan, buhay yan. Kaya, delikado yan. Dyan ka sa ano, load. So, ipagpalit yan yung dalawang wire. Then, buhay natin yung breaker. Kung mag-green na yung 3-piece line voltage monitor niya, so, ibig sabihin nun ay mabubuhay na yung thermostat natin. So, i-check na rin natin dun sa terminal block kung may 24 volts ba siya. Pag may 24 volts niya, may 24 volts na, wala na, solve na yung problema. Finish na. So, mga ganyan na nagre-reverse, parang ano yan, mag-asawa din yan, yung isang lalaki na asawa niya, nagre-reverse, sumakabil yung backwood, kaya nagre-reverse, nagre-reverse din siya. So ganito yung nangyayari niyan, nagre-reverse din. Hindi pa naman natin alam kung nagre-reverse ba talaga, pero try lang natin to. First option. Kasi naalala ko, yung mga electrician, nagpapalit sila ng main cable supply doon kasi nga, may shortage yung dalawang wire. So, kaya laging pumuputok yung, lagi nagtitrip yung circuit breaker. So, kaya pinapalitan nila. Kasi may short yung dalawang kable niya. So, pinapalitan. So, sana, doon na lang sana ipapalit yung ano, para matitino yung ang lahat ng aircon nito. Sana, ito lang yung ano. Yung itong isa, tinanggalan ko na to ng, ano, 3-piece line voltage monitor kasi nasira na siya. So, nilagyan ko na lang to ng relay. Nung naalala nyo yung mga vlog ko, mga previous ko dati, kinoconvert ko na yan. So, itong unit na to, meron pa siya.
Okay na, tapos na? Sige, buhay mo. So, tingnan natin kung nag-green ba siya. Oh, siyo? Oh, tingnan nyo. Green, hindi na pula, di ba? Oh, kunan mo ng 24 volts dyan. Mayroon na yan. Pag mayroon ng 24 volts dyan, buhay na yung thermostat doon sa baba. Tingnan mo. Oh, 25. Oh, yes, success. Kung ganyan lang. Dapat ma-analyze natin yung problema ng ano, isang aircon unit. Madali lang naman pag ano, maintindihan mo lang. So, hanggang dito na lang siguro. So, sana may matutunan kayo sa mga vlog namin kahit may sari-saring samutsaring kalukuhan minsan. Minsan naman ay may pakunti-kunting ano, sa mga aircon technician yan na mga mahilig or interesado, paka-share na lang. Para malay nyo, maka-encounter kayo ng mga ganitong mga sira. So alam na ninyo. So hindi lang siya nagpo-fault sa nag-ano siya, reverse yung phase niya. Nagpo-fault din siya kung mag-loss yung phase niya. Maluwag yung wire niya, naglo-loss. So nagpo-fault din 'yan. Then bagsak yung bolts niya, naglo-voltage siya sa 50 Hz to 60 Hz, nagpo-fault din 'yan. So ganyan siya ka-importante para sa compressor, protection sa compressor. So hanggang dito na lang. Bye, bye-bye na. Bye.